tulong agad ang agarang tulong medikal para kay Jocelyn pagkababa sa kanya sa bundok. Dito siya ginamot at inalagaan ng mga militar na nooy itinuring niyang mga kalaban. Habang binababa namin siya, naiisip ko na aabot kaya to sa baba. Malubha yung tama niya sa balakang. Hindi ko inaasahan na aabot siya doon. Pero sabi ko sa tropa namin na gawin natin ang lahat upang mabuhay itong taong to. Pag-rescue na ako, batigod ko kalooy nga. Kaya kung ako na ang ingana sa iyang sitwasyon, maguna-una ang yun ko nga ta na makauli pa ko sa ako ang pamilya. Mao na akong gihuna-una sa iyang kaninang inahanglan pag yun ni sa iyang pamilya nga magkita pa sila o ang iya pong pamilya. Manginanglan mang yun ko nga magkakita pa sila. Ayon naman sa dating commander ng 4th Infantry Division at ngayoy commanding general na ng Philippine Army na si Major General Andres Centino na siya mismo'y nakamonitor sa ginawang operasyon ni na Lieutenant Ayop at naging pabor sa pagsalba sa sugatang NPA. In instances, nagkaroon tayo ng mga casualties. Agad-agad meron tayong instructions on how to extricate and evacuate them hanggang madala sa treatment facilities natin. Specific instruction natin dyan. Sa bakbakan, pag may wounded, ang instruction natin is to extricate. Makalaban man yan o kasama. Sa isang labanan, buhay minsan ang nagiging kapalit. Ang pagpili at pagsagip ni na Lieutenant Ayot sa isang rebeldeng kalaban ng pamahalaan ay isang kabalintunaan sa tingin ng karamihan. Ngunit isa lang ang kanilang natitiyak, na ang mga sundalo sa giyera may respeto sa buhay, kasamahan mo man o isang kaaway. Buhay ay isang beses lang dumadaan. Kaya mas mahalaga ang buhay kumpara sa kung ano pa mang mangyayari sa cat pursuit namin. Hindi man aminin ni Itay, dama ko palagi ang dahilan kung bakit hindi niya ako pinapayagang sumunod sa yapak niyang maging sundalo. Sa kabilang banda, alam kong masaya siyang sumusubaybay sa pakikipaglaban ko ng buong giting, ng may respeto at pagpapahalaga sa bawat buhay na nakikipagdigma sa labang ito. Magandang gabi, Pilipinas!